Po sa ating lahat and welcome back ulit sa aking YouTube channel. Ayun, pag-uusapan na naman natin ang tungkol sa pag-break ng kontrata. Excuse. Busog ako. Ayan ah. Yung background ko puro sampay. Ayan, puro sinampay. Ayan, tungkol sa pag-break ng kontrata. Karamihan kasi ngayon nag-break talaga ay yung mga baguhan. Babasa ko yan sa mga page namin dito sa Hong Kong. Nanghingi ng advice yung mga baguhan na lalo na yung wala pang isang buwan, 2 months, 3 months, ayun, karamihan ganon. Kasi napagdaanan ko din yan, yung hirap na napagdaanan nyo, baka mas malala pa yung napagdaanan ko, pero nakaya ko dahil masama ang ugali ng employer, bungangera. Ang mahirap ko sa lahat yung bungangera, yung employer mo, sobrang selan yun ang mahirap sa lahat na magiging employer, wala kang ginawang tama, ayun, bukod sa bungangera, kulang sa pagkain, kulang sa tulog, tapos wala ka pang kwarto. Ay nako, napakahirap niyan, naranasan ko yan. Ito na tayo, paano ba, ito yung ating topic ngayon. Paano ba man ang employer mo na hindi ka kaagad-agad mag-break ng kontrata? Ayun, gusto mo na talaga maghiwalay kayo, ayaw mo na siyang makita. Yung kapag mag-day off ka, halos ayaw mo nang umuwi. Tapos marinig mo, alam mo yung pakiramdam na nalungkot-nalungkot ka na kasi nga, uwi ka na naman sa bahay ng employer mo. Ayan, parang ayaw mo nang ihakbang yung mga paa mo para umuwi sa bahay ng employer mo. Naranasan ko yan. Yun, natiis ko naman kahit papaano. Ayan, naranasan ko yan yung mga naranasan ng iba. Baka mas malala pa yung sa akin. Ayun nga, halimbawa, nag-aaway na kayo talaga ng employer mo. Talagang ano na yung parang pakaramdam mo, parang dihado, parang delikado na, hindi na talaga maganda. Hindi na healthy yung inyong relationship between employee and employer. Ayun, napakahirap na para sa'yo. Kahit anong advice sa'yo, hindi ka na makikinig, ayaw mo silang pakinggan. Halimbawa, nung usap naman kayo ng employer mo, pero bumalik ulit yung dati niyang pag-uugali. Ayun, ganito po ang gawin natin. Sinabi ko na dati ito sa mga past video ko, yung about sa break contract letter. Gumawa kayo ng tatlong kopya, isa sa employer, sa immigration, tsaka kung bago ka pa lang dito sa Hong Kong, yun, bigyan mo ng copy yung iyong agency. Meron kasi dito, mga agency, hindi na nila tinutulungan yung mga, yung mga galing ng Pilipinas, sa mga baguhan dito. Dami kaya, pagdating dito sa Hong Kong, hindi na tinutulungan ng mga counterpart ng agency galing Pilipinas dito sa Hong Kong. Nahayaan na lang nila. Mas kampi pa sila doon sa mga employer. Kasi magkakapera sila sa employer. Ayan na, dapat malaman nyo din yan. Na porket may agency kayo sa Pilipinas, pagdating dito, istutulungan kayo. No, huwag kayong umasa ng ganun dito. Kahit ako na-terminate ako noon, hindi rin ako tinulungan ng employer, ng agency ko natulungan na. Yun nga, nahanapan ako ng panibagong employer. Alam mo ko, sinaganap ako lang din. Ayun, at sa tulong din ng kaibigan ko na nag-refer nga sa amo ko ngayon at dito ako nagtagal. Ayun nga, dito na tayo na kung saan na napunta. Basta sinishare ko lang sa inyo yung mga ganung pangyayari din sa akin. Yun nga, gumawa kayo ng tatlong sulat, isa sa employer, sa immigration, tsaka sa agency. Kapag ayaw mo na talaga sa amo mo at gusto mo na mag-break ng kontrata na hindi nalaman ng employer mo, unang-una mo pong padalhan ng sulat ay ang immigration. At ito po, kung baguhan kayo, dapat ilagay nyo doon sa sulat ninyo yung dahilan kung bakit kayo mag-break ng kontrata. Ito, take note pa. May iba mga employer na hindi natin alam na may mga dati na silang katulong na nag-break na rin na ilang beses o terminate nila na ilang beses na wala tayong alam. Minsan kasi marinig na lang natin, oy, yun pala ang employer mo. Ah, yung employer mo. Naku, pang ilan ka na, alam mo na yun. Ganun, pero nakadepende pa rin yun sa atin or sa pakikisama natin sa mga amo natin. Pero kapag marinig mo na yung ganun, ayan, doon ka na magano din, huwag kang pakampante. Ganon. Halimbawa, ganyan. Ganon nga ang mangyayari. Ang ibang employer kasi, kapag alam nila na ilang beses nag-break yung katulong nila at terminate nila, kapag sinabi ng helper na mag-break siya, at yung employer nga ang una niyang pagsabihan o pagbigyan niya ng sulat, ang ibang employer nire-revise yung nakalagay doon sa iyong letter. Pagagandahin po nila. Which is, dapat yung isusulat mo kung bakit ka mag-break ng kontrata is yung totoong mangyayari din sa
sa ano, sa pakikitungo sa inyong employer mo or sa sitwasyon mo. Which is, ang ginagawa ng ibang employer is, nire-revise nila, pinapaganda nila yung dahilan kung bakit ka mag-operate ng kontrata. Para hindi pa rin masisira yung record nila sa immigration ng mga employer. Ang problema naman nito is ikaw. Kasi wala ka namang mabigat na dahilan para mag-break ka ng kontrata sa employer mo. Kaya ito ngayon sa immigration is hindi ka basta-basta mabibigyan ng working visa. Ngayon, 14 days ka lang dito sa Hong Kong, tapos uwi ka na ng Pilipinas. Ngayon, kung hindi ka nakahanap ng employer dito, sa Pilipinas ka ulit maghahanap. Kung baga back to zero ulit yung gastos mo, ganun. Kung anong magkanong ginastos mo noon, yun ulit yung mga gastos mo kapag babalik ka dito ng Hong Kong. Kasi nga, hindi ka nakahanap ng employer dito sa Hong Kong. Ayun lang sabihin ko sa inyo ha, at saka yung mga nagchat, iba kasi nagchat sa akin, ayun ang WhatsApp sa akin kung paano daw gawin nila kasi mga bago pa lang sila. Ayun, ano ba daw address ng immigration? Ano ba daw itsura ng box na paghulugan ng sulat? Ilagay ko po dito yung itsura ng box at saka yung address ng immigration. Actually, immigration, Hong Kong immigration, malapit lang dito kung saan nakatira yung employer ko. Mga 15 minutes lang nalakad. Ayun, Hong Kong immigration na. At saka, saan kayo lagyan nyo pala ng stamp? Saan kayo makabili ng stamp? Hindi ako sigurado sa 7-Eleven na. Pero dati nakabili ako sa OK Circle or sa K Circle. Ilagay ko rin dito yung itsura ng tindahan ng OK Circle or K Circle man yan. Ayan, parehas lang yan. Tapos, lagyan nyo ng stamp. Mga worth $5, ayan, pwede na. Tapos, ilagay nyo sa sobre, tapos ihulog nyo na. After 1 to 2 days, ayun, tsaka nyo naman bigyan yung employer ninyo ng kopya. Ayun lang, ingat po sa mag-break ng kontrata. Ayan, yung iba kasi pinapahirapan ng mga employer. Ayan, good luck sa inyo. Tis-tis lang talaga. Nakpo, naranasan ko yan talaga yung mga naranasan ninyo. Ayun lang, kung meron pa kayong tanong sa akin, i-comment nyo lang dyan at sagutin ko po yan kapag may oras po ako. Thank you so much po for watching and don't forget po to subscribe sa aking YouTube channel. Ingat po! Thank you so much! Bye!